Guys, kumusta sa inyong lahat dyan? At sa video ito ay pag-uusapan natin yung tungkol sa maraming katanungan dun sa video na huling in-upload ko. So, pasensya na kayo guys dun sa mga nagtatanong dun sa my Facebook account ko. Pasensya na kayo kung hindi ko kayo masasagot isa-isa kasi napakarami po. Ang daming nagtatanong dun. At saka yung account ko na yon sa isang cellphone ko naka-login, yung cellphone ko na yon bihira ko siya na o-online kasi dito sa barko isang unit lang ang pwede mong i-online. So ang laging naka-online na cellphone ko ay yung kung saan nandun yung YouTube channel ko. Kaya kung may katanungan kayo, mas maigi na mag-comment na lang kayo sa my YouTube channel ko at ang cellphone ko lagi kong kasama yan. Oras-oras kong kasama yan at oras-oras din naka-online. Ayan. So, pasensya na. Pero, yung mga tanong ninyo dun guys, ito na yung kasagutan sa mga tinatanong nyo dun. Since pare-parehas naman yung mga tinatanong ng karamihan, kung paano ba daw mag-apply, saan ba daw pwede mag-apply, ano ba daw tinatanong sa interview, at ano ba daw ang mga kailangan. So, since pare-pareha guys, yung mga tinatanong, ginawa na lang natin ng video, kaya ito tayo ngayon muli. So, disclaimer lang guys, hindi tayo parte ng kahit na anong recruitment agency. Wala po tayong pakialam sa kanila. Ito guys, itong sinishare ko sa inyo ay base po to sa actual na experience ko nung nag-apply ako at yung nakikita ko ngayon at yung lahat ng mga informasyon na nakukuha natin sa ating mga kasamahan din dito na mga refrigeration technician din. So, ayan. So, bago ang lahat guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, pag-pindot naman yung subscribe button dyan sa baba at sama mo na rin yung notification bell para ma-notify ka pag may bago ako video na upload. So, kaibigan, pasuyo naman. Yan. So, let's go back to the topic guys. So ngayon guys, unahin natin yung tungkol sa ano ba daw ang tinatanong tungkol sa interview. Actually guys, pagdating sa interview, hindi kayo dapat kinakabahan. Kasi ang interview, walang ibang tatanungin dyan kundi tungkol sa naging trabaho nyo at saka yung pwede nyong trabaho sa barko. O kaya yung magiging trabaho nyo sa barko. Saka mostly sa mga nag-i-interview naman, may guidelines lang yan sila at saka hindi nila linya yan. Kaya pag na-interview tayo tungkol sa refrigeration, alam kong kayang-kaya ninyo yan. Kasi ang walang ibang itatanong sa inyo kundi yung magiging trabaho nyo sa barko. So, ayan. Kasi susukatin nila yung skills level ninyo. So, ayan. Wala nang ibang tatanong guys. Nung ako guys, nung ako nag-apply, ang tinanong nila sa akin, unang-una, tell me something about yourself. Pangalawa, refrigeration cycle. Pangatlo, subcooling. Pang-apat, superheat. Pan-lima, ano ba daw yung coil sa refrigeration system? Ano ba ang nalalaman mo tungkol sa EHO? Anong nalalaman mo tungkol sa mga commercial refrigeration? Ano ba ang nalalaman mo tungkol sa chiller? So, at marami pang iba. Pero, ang lahat ng yan guys, tungkol sa refrigeration. Yan lang naman ang tinatanong. Pagdating dun sa US Embassy guys, ganun din yung tatanungin sa'yo. Tungkol din sa trabaho mo. So, kaya huwag kang kabahan kasi walang tatanong sa'yo na hindi mo alam. Kasi alam ko naman na hindi ka mag-a-apply
sa trabaho na hindi mo rin alam. So, ayan. Yan po yung tungkol sa interview, kaya huwag kayong kabahan. At saka, marami pa tayong isishare, guys. Kaya huwag kayong kabahan. Isishare natin lahat kung ano mga ginagawa natin dito sa barko para magkaroon kayo ng idea. Kasi iba yung system dito, guys. Iba din sa land base. Dito ang cooling system natin dito, seawater at saka freshwater. At saka may direct expansion tayo at saka may indirect expansion tayo. May brine system tayo at saka chilled water system tayo. I-share natin yan sa inyo lahat, guys. So, ayan. At ang pangalawa, guys, kung paano ba daw mag-apply. Siyempre, guys, pag mag-apply ka, kailangan mo ng resume. Unang-una. Pag mag-seaman ka, kailangan mo din ng seaman's book. Ano bang kailangan bago ka makakuha ng seaman's book? Kailangan mong kumuha ng basic training course. Yung basic training course, dati, nung huli akong kumuha, nasa 5,000. Ang training niyan, 10 days. 1 week, 8 days. 8 days yung training niyan. Muli, hindi ko lang alam ngayon. Tapos, pagkatapos ng BT training o basic safety training, pwede na kayong kumuha ng seaman's book. Pagkakuha nyo ng seaman's book, kung may pagkakataon pa kayo, pwede kayo kumuha ulit ng yung madalas na STCW na mga nire-required, yung PCRB o kaya nang tawag nyan, proficiency in survival and rescue boat. Basta yun, basta PCRB. Nakalimutan ko na rin, guys. So, ayan. Basta PCRB. Yun lang madalas yung, lalo na pag new hire at saka sa cruise ship. Maliban na lang siguro sa mga cargo, parang may mga additional training yan sila. Yun lang ang nahanap. Siyempre, dahil pupunta kayo ng abroad, kailangan ay passport. So, ayan. Sa basic training naman, lahat naman nakakapasa naman lahat yun, guys. Kasi training naman yan. Kung mabibigyan kayo ng certificate, yung certificate na yun, yun ay papakita nyo sa marina para makakuha kayo ng seaman's book. Pag kumuha kayo ng seaman's book, ewan ko ngayon, more or less 1,000 siguro. Hindi ko na rin alam, medyo matagal na rin ako hindi nakapag-renew. So, ayan yung kailangan. At saka syempre, pag nakapag-apply na kayo, yung referral na galing sa agency nyo, referral para mag-medical, ganyan, kailangan ipasa din natin yung medical natin. At saka US visa natin. Pero sa US visa, sabi ko nga, wala namang tinatanong kundi yung tungkol sa trabaho ninyo. At saka, guys, maraming nagtatanong kung ano daw ang agency ko. Yan. Oh, agency ko, guys, RCM, guys. Ang kumpanya nila, Royal Caribbean International. Ngayon, parang pinalitan ng Royal Caribbean Group. Yan. Yan yung agency ko, guys. Pero pagdating sa plan, guys, hindi lang ito yung kumpanya na pwede nyong applyan. O kaya hindi lang yung sa RCM ang pwede nyong applyan. Napakarami, guys. Napakarami. Sa Manila, sa Cebu, sa Iloilo, sa Davao. Napakarami, guys. Sa Manila, yung mga pinakakilala. Yung Singa, Magsaysay, RCM, Bishop. Ano pa yan? Napakarami, guys. Safe Sharp. Yan yung mga agency, guys. At alam nyo ba na international na cruise ship, nasa mahigit 300, guys, yung cruise ship. At karamihan sa kanila, ang agency nasa Pilipinas. Yan. Alam nyo ba sa cruise ship, guys, mostly halos kalahati Pilipino. Ang daming Pilipino pagdating sa cruise ship. Kahit saan cruise ship, may Pilipino. Kaya yan. Kasi alam nila, Pilipino madiskarte.
masipag. Yan. Mabait. So, ayan guys. So, ayan yung mga pwede nyo yung applyan. Napakarami. Kung gusto nyo din sa online guys, actually maraming online ngayon guys. Sa JobStreet at saka sa Seaman Job Site. Sa Seaman Job Site, mag-fill up lang kayo doon. Tapos, ilalagay nyo doon, makikita nyo doon yung gusto nyo applyan na position. So, pag-fill up nyo doon, tuwing may bakante na position o para sa inyo, sa pinili mong position, pag may bakante doon, mag-notify ka agad sa'yo yun. Mag-email sa'yo na may bakante para sa gusto mong position. Pag nag-notify ng ganun, pwede mong applyan ka agad sa isang agency yan. Diretso yan, online lang. Yan ang pinaka-kagandahan niya guys. Yan yung kagandahan sa online. Kasi hindi ka magsasayang ng oras mo na pupunta sa opisina, magbibigay ng papel, ng requirements, nasa internet na lahat. Nasa online lang lahat. So mag-fill up ka lang. Yung mga ilalagay mo lang yung mga kakailanganin nila doon, mga hinihingi noon, tapos kung anong mayroon ka, so na sa hinihingi nila, lalagay mo lahat doon. Tapos ayun lang, apply mo lang sa Seaman Job Site. Ganun lang kadali guys. Libre 'yon, wala pong bayad doon. Tapos guys, sa mga agency naman, sa JobStreet, ganun din guys. JobStreet, POA JobStreet. Yung mga trabaho sa cruise ship, nandun lahat. At saka lahat ng cruise ship guys, may refrigeration technician. Hindi pwedeng mawala ang refrigeration technician sa cruise ship. Hindi pwede guys, kasi pag uminit yung kabina ng pasahero, mag-aalboroto yan. Kukunin yung binayad nila. Ganyan yun sila. Eh, hindi po pwedeng walang refrigeration technician sa cruise ship. So, balik tayo sa... Saan na ba tayo? Sa JobStreet, guys, sa POA, nandun lahat yung listahan ng mga agency na pwede ninyong applyan. Diyan. Sa Manila, pasyal kayo sa Calau. Kung ayaw nyo sa Calau, online, napakarami. Kung ang gusto nyo naman applyan guys ay itong kumpanya kung saan ako nagtatrabaho, kaya sa RCN, mayroon silang website guys na pwede ninyong buksan para doon kayo mag-fill up online. So madali lang. Ilalagay ko yung link mamaya sa description sa baba. So bubuksan nyo na lang, tapos mag-fill up kayo, magsa-sign up. Pagkatapos nyo yung fill up, makumpleto nyo na lahat yun, pwede na kayong mag-apply sa posisyon na gusto nyo. Ang daming posisyon na pwedeng applyan. Mayroon kang refrigeration assistant, third assistant refrigeration, second assistant, assistant refrigeration engineer, chief refrigeration engineer. Napakarami guys, ang daming position. So ayan, mag-fill up lang kayo at saka antayin lang yung tawag nila. Alam niyo ba guys, nung akong nag-apply, kung paano ako napasok dito, may isa akong wala akong idea nun guys, talagang wala akong idea. Nag-training ako sa Meralco Foundation. Tapos nung nag-training po ako sa Meralco Foundation, may nakasama ako isang nagbabarko din. Pero cleaner pa siya noon at gusto niyang lumipat sa electrician. Kaya ang ginawa niya, kumuha siya ng training sa Meralco. At noong oras na yun ay nag-training din ako guys sa Meralco. Pero 48 hours lang yung training ko doon. 48 hours. So parang 2 weeks lang na tag 3 hours ata. So nagtitraining kami. Palibasa hindi siya marunong gumamit ng tester. Ngayon tinuturuan ko siya gumamit ng tester. Ngayon sabi niya sa akin, pre, bakit hindi ka mag-apply doon sa amin? Pwede ka doon. Kaya ako naman, gumawa ako ng resume. At saka pinasa ko doon sa agency nila.
actually sa celebrity siya ngayon, sa celebrity cross siya ngayon. So pinasa ko doon, tapos nung napasa ko, sabi nila sa akin, sir, tawagan na lang, tawagan na lang daw ako. E, akala ko wala na yon. Tapos kasi ganun lang eh, resume, tapos bigyan ko ng isang picture, tapos binigay ko. Tapos sabi sa akin, kinuha at saka sabi, tawagan na lang daw ako. So, akala ko wala na, after 3 months, tumawag guys. Kasi may nakuha akong training na 48 hours sa Meralco. So, tinanong nila ako kung gusto kong mag-refrigeration. Kaya, ayun, yun ang umpisa kung paano ako nakapag-refrigeration guys. At simula noon hanggang ngayon, 11 years na, ayun, refrigeration pa rin ako hanggang ngayon. At saka guys, halos lahat ng agency ngayon guys, online na guys, online na. Pwede nyong i-search sa internet, sa Google. Pwede nyong i-search yung gaya ng cruise ship manning agency in the Philippines. Lahat ng cruise ship agency guys, nakakalagay na doon. Makikita nyo doon, lalo na yung mga nangungunang mga cruise ship, kagaya ng RCM, Magsaysay, CF Sharp, B Ship, OSM. Andyan sila guys, Scanmar, yan, Bahia. Andyan na sila lahat guys, address at saka telephone number, nandyan na rin guys. Ngayon kung ayaw nyo online guys, pero sa ngayon parang online ata lalo't may COVID. Online sila lahat, halos. Ngayon, kung gusto nyo naman pumunta sa opisina nila, hindi ko lang alam kung anong sistema nila. Pero dati naman, ako naman dati talaga, walk-in naman talaga, pumunta ako sa opisina. Pero ngayon, sa panahon ngayon, mostly online na sila lahat. Pero sa Google, makikita nyo lahat doon guys, yung mga address na pwede nyo pagpasahan ng mga application nyo. Pero pag sa Seaman job site guys, pag fill up mo doon, automatic yun, yun na yung resume mo at saka magano na lang yun guys. Magsisend, pag click mo lang ng apply, pupunta na sa kanila yun. So ganun lang kadali yun. At saka halos lahat ng agency sa Seaman job site, nandun na rin. Ganun din dun sa POA Job Street. So ayan. So guys, salamat sa panonood at saka kung may katanungan ka pa, mag-comment ka lang sa comment box. Kung po pwede dito sa YouTube channel natin guys, kasi sa Facebook account natin, minsan hindi ko na-online yon. So ayan, salamat ulit sa panonood at sana nakakaroon kayo ng idea, at kung halimbawa na may katanungan pa rin kayo na hindi ko nabanggit dito sa video ito, mag-comment lang kayo at sasagutin po natin yan. So, bye-bye! Hanggang sa ulitin guys! Be safe! Bye-bye!